Mag-inigyo muna akong stock sa tindahan. Hinihina ako yung boses ko at may tulog. So, tara, sama tayo. Napakainit Team Kawayan dito sa kalsada. Mayroon lang ako na daanan, isang ali. Grabe, tanghali-tanghali tapat naglalako siya ng kanyang paninda. Nay, kumusta? Ito. Ano 'yan? Pwede ba tayo magkwentuhan muna tayo? Ayan si Nanay, kausapin ko. Grabe, nagdurugo yung puso ko kasi ano 'yan, Nay? Anong paninda mo, Nay? Ang tinda ni Nanay ay ang mga kalapati, saka si Siu. 45 days. Ano, Nay, kumusta naman ang pagtitinda? Ano po pangalan niyo, Nay? Aling Erlita. Aling Erlita. Kumusta po ang pagtitinda niyo? Mabuti naman. Ilan taon na kayo nagtitinda? Tagal na. Taga saan kayo? Derby. Ba't wala kayong dalang mas? So, ay, di mo sinuot. Tapos na i-shoot niyo, Nay, para safe kayo. Alam mo naman yung panahon. Di, alam mo naman yung panahon ngayon, dapat nagmamasok kayo kasi unang-una may edad na ho kayo. Ilang taon na po kayo? 74. Ang lakas niyo pala, naglalako pa kayo ng ganyan. Para hindi ka mahina. Kumusta naman ang benta ng ganyan niyo? Mahina. Magkano na nabenta niyo? Ang siguro mga 200 pa lang. Mga 200. Sarili mong puhunan 'yan. Ah, binigyan ka kahapon ng mama ng 400? Doon sa Santo Niño. Ang layo naman ang pinuntahan mo? Oo, doon ako na po sa pinuntahan. Sa Santo Niño, naglako lang kayo? Oo. Santo Niño, may Kawayan, Bulacan? Oo. Ano po probinsya nun, Nay? Surigao City. Surigao City. Ilan ang anak nyo? Dalawa. Malalaki na? May mga asawa na rin, may mga pamilya na. Ikaw, wala ka pang asawa? Hanggang sa bahay. Ano pong ginagawa ni mister nyo? Nag-deliver ng soft drinks ng pamangkin ko. Nag-deliver ng soft drinks? Sa bahay-bahay, sa mga tindahan. Saan mo hinahango yung mga paninda mong ano? Bahay, mayroon nagbibinta. Binibinta sa'yo, tapos nilalako mo? Oo. Ilang taon na kayo naglalako ng ganyan? Tagal na. Simula nung narelocate kami dyan sa 4D. Simula nung narelocation kayo. Taga saan kayo dati? Tondo. Dati? Team Kawayan, dati silang taga Tondo, na-relocate sila dito sa Marilao, Bulacan. Lambakin. Sa Lambakin. Kaya ang kanyang trabaho, ayan, naglalako ng sisiyo na manok, tapos kalapate. So, kumain na ba kayo, Nay? Tapos na. Anong inulam nyo? Ano, pritong manok. Pritong manok. Saan kayo kumain? Doon, sa may kabrika. Ay, umano lang kayo? Kumakain din lang kayo? Oo. Anong trabaho niyo ng araw bago kayo nakapaglako ng ganito? Ay, doon sa Divisoria. May tindahan ako dati sa Divisoria, sa amin. Sa Divisoria, may tindahan ka dati? Tondo. Yan sa Tondo. May relief ng train. Kaya lang na-relocate ka, kaya ganito na hanap buhay mo ngayon. Ang hirap pag bagong relocate ka. E, paano pagtagulan? Nagtitinda ka talaga araw-araw? Ay, hindi. Babasa ang mga sisiw ko. Oo, basa ang sisiw. Oo, mamamatay.
Eh anong wish mo, Nay? Kasi medyo may edad na kayo, ano, baka may makarinig sa inyo dito, may makapanood. Sana mabigyan man lang ako ng puhunan para sa bahay na lang ako. Anong plano mong negosyo sa bahay mo? Ay, ano na lang, magpritong saging. Ah, pritong manok. Pritong saging, pritong manok. Maray ko na naglalakad sana, no? Hindi na ako naglalako. Ano exact address mo, Nay? Pakisabi nga, Nay, baka may manonood sa atin. Yung exact address mo na yun, para kung sakali may magandang loob, mahanap kita. Tatingin nga po na yun ang address mo. May ID ba kayo dyan? Yung may address na yun. Ay, yung address mo talaga. So, ayun ang kanyang address. Kunin natin baka sakaling may magandang loob kay nanay. Ang kanyang pangalan ay, lapit ko kasi maingay. Kanyang pangalan ay Erlita Hirda. Parpan Hirda. Address, Block 41, Lot 9, Northville, 4B, Lambakin, Marilao, Bulacan. So, ayun. Ayun ang kanyang address. Marami na ba kayong apunay? Ang dami mong dami mong daladalang ID ah. Manghina ako pag nasa bahay ako. Tama, ganun talaga yung mga may edad na, nanghihina pagka nasa bahay na lang. Gusto ko lagi akong may pawisan. Ay, anong oras kayo umalis sa inyo pag naglalako kayo? Hindi, alas 7 ng umaga. Oo, alas 8. Alas 7, alas 8. Anong oras kayo uminto? So ayun, Tim Kawayan, umalis siya sa bahay niya kanina, alas 7 ng umaga. So ngayon, mga alauna 30 na, alauna imidya ng hapon, naglalako pa rin siya. Pauwi na kayo niyan, Nay? Oo, dyan muna ako sa Puray. Magpapahinga muna, may dadaanan daw siya sa Puray, magpapahinga siya habang naglalako doon sa Puray. So, ayun, Nay. Sana umaba pa ang iyong buhay. Kailan birthday mo, Nay? April 23. Buti di kayo na eh. Ako nga eh, medyo bata-bata pa sa inyo. Hirap na hirap ako sa init oh. Ang lakas ng katawan nyo na eh, 70. Ano kaya, 70? 74. Grabe kayo na eh. Napahanga nyo ako na Pagpalain kayo na inang Panginoon. Salamat, pero hindi naman naaawa sa kahapon ako. Inahabol pa ako ng kotse. Ay, kahapon may nag-share din sa inyo, inahabol ka ng kotse. Layo, ito pa. Nagdagang ko. 350 din nagdagang. Ay, mamimili kasi ako ng kung ano ko sa tindahan, paninda. Nadaanan ko kayo, parang ganyang oras, naglalako pa kayo. Grabe. Parang naano yung damdamin ko. Hindi talaga matutulong ng tao. Nakakaunawa sa kalagayan ng tao, di ba? Sabi ni Nanay, minsan daw may tao talagang nakakaunawa din sa tao. Nay, ako naman ay hindi pa mayaman. Hindi ako mayaman, pero gusto ko lang pagaanin ang loob mo para mabawasan man lang ang pagod mo. O kundi kaya, dumiretso ka na para magpahinga ka na. Huwag ka na muna po maglako. Pag uwi mo po, diretso na, tapos pahinga na. Tapos, bukas naman po. Siguro naman, kahit pa paano, mapagaan ko yung iyong yung araw. Hindi nga, may nakamotor. Oo. Balikan niya ako. Nay, o ito dalawang dan, umuwi na kayo. Salamat naman, be. Salamat. Ingat ka. Tapos na yung huwag mong kalimutan magmamask sa ilaw. Ang pagsusot ng mask hanggang ilong. Hanggang dito, sasakupin nyo hanggang ilong. Yan talaga yung safety. Ganun talaga na. Oh, sige na eh. Bahala na si nanay dito. Pagpalain ka ng Panginoon, Nay. Ingat po kayo, tapos magpahinga na kayo, Nay. Huwag na kayo muna maglako. Kasi mainit na mainit.
Salamat. Okay, bye-bye. Okay. Salamat. Mag-ingat ka. So ayun, tayo ay pauwi na. Tapos na tayong mamili. Alam na. Ayun na, 3:20 na. Itong lugar na to ay paborito ko talaga to. Kasi nga malilim siya, malilim. Pahinga-pahinga muna ng kaunti dito, langhap ng magandang sariwang hangin. Baka sabihin ng mga dumadaan tumatawa ako mag-isa rito at nagsasalita. ayun na maganda kasi yung kahabaan dito presko. So ayun, nakita nyo ang ayun, hindi kita ang kalangitan. Pahinga-pahinga ng kaunti, tapos pagdating sa tindahan maya-maya, magbababa ng pinamili ko. Ayun lang kanina na na-touch lang ako kay nanay yung naglalako ng kalapati at saka sisiyo na manok. Na-touch ako kasi ang tanda-tanda niya na naglalako pa siya. Ibig sabihin na ayun nga kasi nga galing siya sa relocation ng galing sa Tondo tapos nalipat siya ng Bulacan, na relocate siya. Siyempre dati daw may hanap buhay siya doon sa Divisoria, so nawala na yun kasi na relocate nga sila. So ayun, God bless kay nanay at ipanalangin po natin siya. So ayun, ingat po tayo, lagi po tayo mag-iingat at kailangan happy lang tayo sa lahat ng ginagawa natin. Para hindi tayo panghinaan ng loob. So ayun, magdasal tayo sa Panginoon. Ayun, may dumadaan na motor. May dumadaan. So ayun nga, sabi ko nga kailangan laban lang tayo araw-araw. Huwag tayong susuko. At kung may pagkakataon na tumulong tayo ng kaunti, kung may sobra lang din lang naman kahit kaunti, i-share natin. Huwag po tayo magdalawang isip na mag-share kung mayroon man lang na nasusobrang kaunti. So, ayun. Maraming salamat at bye-bye po. Mag-iingat po kayo. Yung sa mga hindi pa ho nakaka-subscribe, please like, share, and subscribe. Paki-share po yung aking mga vlog. Salamat. Bye-bye.